So guys, what's up? Welcome back sa ating channel, Kalimay Online po. Andito na naman tayo at sa mga baguhan lang, trip mo ang mga coin review. Subscribe ka na para updated ka at i-click mo yung notification bell para ma-notify kayo at mag-join sa ating membership. Ayun guys, may mga pinili ulit tayong mga barya sa ating Kalimay Online Facebook page. Sinera ang ating mga subscribers para maitampok sa ating channel. Ngayong araw, kaya salamat po sa inyo. Ito pong una kay Renzel Lazaro. Sabi niya, Sir Gold PM, tanong ko lang kung pros ito. Non-magnetic 1 piso. Salamat ulit. Ayan o, shout out. So tingnan natin yung kanyang barya. Ayan ano. Tayusin lang natin para ma-view ng mabuti. Ayan, so titignan po natin kung mga pros coin po ito. Kasi ito po ay mga year 2000 at 1996 eh. Tanong niya kung pros coin. Ito po ay hindi mga pros coin. Ang tawag po dito ay mga mint luster coin. Ayan, kasi maraming nalilito dyan pag nakita nila na ganyan ang appearance eh. Napagkakamalan nila ang mga pros coin. Kasi halos pareho sila eh. Sa mga years na ito guys, ano, wala pong pros coin. Yan po ay mga mint luster. Pangalan itong kay Jomara Junior P. Goles. Nagbahagi ng kanyang coins. Sakali may unay, sabi niya. PTPA, may tapyas po siya sa gilid, sabi po ng iba, Ranchet Error daw. Ayan, so shout out din sa iyo at salamat sa pagbahagi ng iyong coin sa ating page. Tingnan natin. Ayan, picture lang, ano. So, sabi, Planchet. Planchet Error nga ito. Ayan, yan po yung mga Planchet, yung mga natatapyas, yung mga rim, ano. At kagandahan lang nito, ito pong kanyang 5 piso ay semi hard to find na rin kasi year 1999 ito. Ayan, so may karagdagang value yan kahit na papaano. So Planchet Error, nasa semi hard to find. Tapos si sumunod ay pumunta naman tayo dito kay Albert Real. Nagbahagi din siya, no, idol. Mayroon ako dito 1 piso 1972. Na-check ko na for sure lang kung ano sa tingin mo. Kung error siya at pati ito nga 2018 NGC pros no name at may mga blank dated error din ba siya? Yan po yung mga kanyang katanungan. Ito po yung 1972. Zoom natin. Sa reverse nito, kung mapapansin nyo, meron siyang parang linya. No? Ayan. So may parang stripe siya. May mga nakita kong mga barya na maraming ganyan. Eh. May mga stripe. Stripe po ang tawag nila dyan. Eh. Ayan. Oh. Tingnan nyo. At para sa akin, error po itong mga ganto. So maganda pong i-collect yan. Kung gusto nyo pong ibenta, pwede nyo rin pong i-post ulit at lagay nyo ng caption, no, para malaman nila na inyo pong binibenta. Sunod, ito po yung sinasabi niya nga AGC na 5 piso. No? Wala kang pangalan eh. No? Yan, 5 piso, year 2018. Ang tawag po sa error nito at the same time, pros din pala itong kanyang 5 piso na ito. Pag ganyan may mga nawawalang letters, numbers, ang tawag po dyan ay mga die adjustment. Die adjustment or trials error. Ayan. Tapos sumunod ito kay Cristino Abordo Jr. Nagbahagi din sa Kalimay Online Facebook page. Ayan, PTPA po. Sir, anong error po ba ito? Akala ko po yung itim ng piso ito ay duming kumapit lang pero di kayang linisin ng sabon at sipilyo. Glossy siya. Ayan. So, kakaiba ito, no? Itong interesado ako dito eh, nung una ko makita ito. Ayan yung kanya, barya. So, tulad ng dati guys, no? Kailangan ko din po ang inyong opinion dito. Kasi itong mga gantong mga error. Yung mga nagbabago ang kulay, di ba? Dati, tinalaki natin yan. Tone coin, yung mga nagbabago ang kulay. Nga lang, hindi naman lahat kasi ng nagbabago ang kulay ay masasabi na nga natin na sa pagkakamint niya, no, yung chemical reaction. Ito pong nangitim na ito, may posibilidad na bubulol na naman tayo, no. Sabi ko nga may posibilidad na maaring itong baryang ito kaya nangitim ay nasunog siya. 'Di ba? May mga ganun kasi o nababad sa chemical or sa pagkaka-stack niya na isama sa mga bagay na nagkaroon siya ng moisture kaya nangitim yan. Kaya lang iniisip ko kasi glossy. Glossy ang baryan na ito eh. Kasi kung mabababad siya eh, mawawala yung kanyang pagka-glossy. No? Kaya kailangan nyo rin po magbigay ng opinion dito guys. No? Ito naman kay RD Durilag Bossing.
Pakitignan naman to kung normal ba or hindi, kasi wala sa nimista. Yan. Nasabi niya walang record, eh, no? Check natin yung kanyang video. 2011 ito. Ayan. 2011. So, pareho lang din nung naunang dalawang coins na piso. Mint luster coin din po ito. Ayan. So, aralin nyo po, no? Para hindi po kayo masyadong malito. Pag may nakikita kayo ganyan, tignan nyo po sa n.numista.com kung ano pong mga years ang merong mintage na mga pros coin, para aware po kayo at hindi po kayo malilito sa mint luster coin at pros coin. Kasi itong mga mint luster coin, mga bold letters po yan, diba? Kadalasan. At ito po ay may mga die one. Yung mga die nito ay common, eh. Hindi kagaya ng mga prosted. Kadalasan ng mga prosted ay mga reverse die 3. So ito po ang 2011 mo ay mint luster coin lang. Ayan, kaya naman shout out sa inyong mga nagbahagi ng coin sa atin, ha. Yung mga gusto rin mag-share, share nyo lang sakali may online Facebook page. At may gusto natin tayong pasalamatan bago tayo magtapos, itong si Titular Carl. Ayan, nag-post siya sa ating page, eh. At meron po siyang sinabi, nag-comment po siya ng napakagandang comment niya. Sabi niya, "Boss, Kalimi Online is very informative and the most important is sharing the word of God." Ayan. "Every video, thank you boss. Isang tanong lang, reply ka agad. God bless you always, Boss Kalimi." Ayan, napakaganda ng comment niya, guys, no? So syempre, reply natin. Appreciate natin yan. Salamat po. Keep it up. Ayan, kayo din guys, ha, baka mayroon din kayong pagaganda mga coins na gustong ipa-content sa atin, i-share lamang sa May Kalimi Online Facebook page. At kapag maganda ang coins nyo, itatopic po natin yan at maisasama na natin sa ating mga magagandang topic. Ayan. At muli, siyempre, pasasalamatan natin ito, silang mga nagbahagi ng kanilang mga coins. Salamat po sa inyong mga pagtitiwala. At kung gusto nyo pong magbenta, ishare nyo lang sa Kalimi Online Facebook page. At sinabi ko naman po yung mga criteria, ng mga coin na po pwedeng mabili. Yung mga unique errors at yung mga hard to find coins. Yes, no, pag mga common na, huwag na po natin i-list dito kasi hindi na po nila yan pinapansin, eh. Ganun po kasi yung katotohanan yan. At lagyan nyo po ng magandang caption ng inyong mga coins. At huwag pong sobrang dami, ha. Iba kasi sobrang dami pag nagpo-post. Paisa-isa lang para makikita nila. Yan, so magtatapos na po tayo. Muli, huwag kalilimutang mag-subscribe sa ating channel at i-on ang bell para updated ka. At mag-join sa ating membership para makapasok po kayo sa group chat ng mga Kalimi Online Hunters. Until next time guys, God bless po sa inyong lahat.